nyo na kasing ipasa yan today, di ba? Yun na nga yung usapan natin eh. Oo, pagkapasa din sa akin, ibibigay ko na yun dun sa supplier. Pakibilisan naman, lagi na lang tayong ganito Han, eh. Han, tayo na muna oh. Mamaya na yan, baba mo muna yung telepono mo. Oo. Sino ba kausap po? Wait lang Han. Sige na, please lang, pakipasa na, pakibilisan. Gusto ko pagpasok ko mamaya, nandyan na yan sa table ko ha. Han, kain ka na. Miniluto pa ako tong kaldereta. Teka, kukunin ko. Ha? No. Okay na to. Sige na, nagmamadali din kasi ko eh. Sigurado ka? Okay na to, dahit ako ngayon. Ano wala pa? Pang laman yung tiyan mo eh. Malamig yun sa tiyan eh. Hindi na, ano ba ha? Sige na. Ano ba naman to mga to? Sinabi ng isenda nga today. Mamaya na kasi yan. Han naman. Hindi mo ba nakikita? Nagtatrabaho ko. Sige na, kumain ka na. Ba naman to mga... Hello, Barbs! Ano ba naman kasi yan? Lahat na lang. Unahin mo muna kasi itong pagkain. Mamaya na yan. Han, wait nga lang, Barbs. Han, okay na. Diet ako. Okay na ako doon sa kanain ko. Sige na. Papasok na ako. Okay. Han. Mauuna na ako, okay? Isang subo na mo kinain mo eh. Okay na, Han. Sige na. Late na ako, ha? Okay ka na dyan, ha? Ikaw na kumain yan. Kainin mo lahat yan. Ha? Wala nang panahon kahit sa pagkain eh. Sabi mo hindi ganito. Puro mali na lang. Puro mali. Unahin dito. Ano ba naman? Nikki! Ang dami ko ng kalat dito. Pasuyo naman ako. Ay. Pasuyo naman. Sorry. Pasuyo ay, na. Ay, sige po. Yung mga tinatapos pa kasi ko. Hindi ko na alam mo unahin ko. Pasuyo na lang ha. Ma'am, okay lang ba kayo? Kasi parang stress na stress kayo nitong mga nakaraan hanggang ngayon eh. Masyado na bang halata yung pagka-stress ko? Eh, ito kasing ano eh, yung mga supplier, in-update na ako. Tapos, itong mga nasa ibaba ko, hindi marunong magpasa ng report. Hindi ko na maintindihan. Tapos, okay lang po ba kayo? Kasi... Tingnan niyo po itsura niyo ngayon. Ang itim na ng ilalim ng mga mata niyo. Tapos parang ang lungkot-lungkot niyo pa. Pasensya na. Nagsasalita lang ako bilang dati mong kaklase. Ako, okay. Ano ka ba, Mickey? Okay lang yun. Eh, ayun na nga. Eh, kasi nga, syempre, sobrang busy sa trabaho. Halos wala na nga rin kaming oras ng asawa ko eh. Parang feeling ko... Nagkukulang na ako sa kanya. Katulad kanina umaga, gusto niya akong kumain ng breakfast. Pero ayun nga, hindi ko man lang siya nasaluhan. Kasi nga nagmamadali ako. Napakarami kong tinatrabaho ngayon. Alam mo, classmate, Ma'am Chelsea, maikli lang ang buhay. Ang labanan ngayon, hindi na paramihan ng pera. Kasi yung pera, constant na sa tao yan eh. Kahit sino naman, nagkakapera. Pero yung kasiyahan, yun ang laging nawawala. Kasi alam nyo, marami nga tayong pera, successful tayo sa buhay, pero malungkot naman tayo. Tsaka, pansin ko, hindi pa rin kayo nagkakaanak ng asawa mo. Sinabi mo pa, halos wala nga kasi kaming oras sa isa't isa. Eh, umiedad din tayo. Alam mo, may point ka, Mickey. Tama yung mga sinabi mo na hindi na pera talaga ngayon. Ang... Alam mo yun, buhay kasi natin, mabilis lang. Ha? Pero kasi, ko talaga alam nga gawin ko eh. Tingin mo, ano ba dapat kong gawin para makabawi sa asawa ko? Alam mo kung ako sa'yo, I'm Chelsea. Mabuhay ka. Mabuhay ka in a way na magpakasaya ka naman. Kasi alam mo, napupuno na ng papel yung basurahan. Araw-araw ka kasing stress. Pero seryoso, bumawi ka sa asawa mo. Kasi baka mamaya, siya naman yung mawala ng gana sa'yo. Alam mo kasi sa pag-aasawa, dapat nagbibigayan kayo, hindi tayo puro pakabig.
kung nag-e-effort siya para sa'yo, ibalik mo. Ganun din ako sa asawa ko eh. Alam mo yung asawa ko, palagi niya akong dinadalhan ng mga gusto ko kahit kahit wala kaming pambili. Kasi hindi naman kumakasya yung aming sinasahod. Kuha din ang mga anak namin. Pero masaya ako sa buhay na meron kami. Sana maintindihan mo din na hindi dapat tayo palaging nagpapakalunod sa trabaho. Ako kahit janitress lang ako dito, nagbibigay pa rin ako ng oras ko sa asawa ko at sa anak ko. Try mo kayang mag-leave. Total naman. So, sobrang successful mo ngayon. Proud na proud nga ako sa'yo eh. Kasi biruin mo, class valedictorian ka namin dati. Tapos ngayon, antos na ako tungkulan mo dito sa company. Try mo naman mag-leave. Mag-honeymoon ulit kayo mag-asawa. Sabagay, haanayin ko ba naman itong mga to kung mawawala yung asawa ko? Malay mo, pagbalik mo, magkaanak na kayo. Tsaka magiging kumpleto na din yung buhay mo kapag ganun. Sige, iti-take note ko yung mga sinabi mo today. Aagaan ko yung out ko and magpa-file na ako ng leave. Total, may assistant naman ako. Talagang lately, nagiging sobrang workaholic lang ako. Siguro kasi iniisip ko yung future namin mag-asawa and para sa mga anak, napaparating para sa amin. Pero tama yung mga sinabi mo. So totoo lang, naiingit nga ako sa inyo eh. Nakikita ko yung mga post nyo sa Facebook, mayroon kayong mga travel. Tapos kami ni Jason, wala. Tingin ko mag-travel kami, no? Magandang idea yan. Kami kahit dyan lang kami sa mga pasyalang sa mall, okay na sa amin yun. Basta at least nagbabanding kami mag-asawa. Sige, titake note ko yan, Miki. Alam mo, thank you ah. Buti na lang, dito ka rin nag-work. Alam mo kung hindi, hindi ko marirealize yung mga ganyang bagay dahil sobrang focus ko dito. Buti na lang din, ikaw yung mam ko dito. Kasi hindi masyadong mahirap ang trabaho ko. Pinuhin mo, puro papel lang sinisimot ko. Oh, sige, Ma'am Chelsea, dyan ka na ha. Sige. Aking imisi na itong mga papel mo. Papel na ako ng leave. Dyan ka naman. Thank you. Mag-file ako ng leave. Wait lang. What's up na ulo ko? Han. Oh, Han. Ang aga mo yata. Inano ko talaga na maka-out ng maaga kasi nag-leave ako eh. Ha? Bakit ka nag-leave? Eh, nakausap ko kasi kanina si Miki. Eh, dami niya naparealize sa akin eh. Para kasi nagkukulang na ako sa oras ko sa'yo, Han. Himala, naisip mo yan. Alam mo, pasensya ka na kung lately sobrang naging busy ako sa work. At nami ko lang kasi talagang dapat tapusin. Eh, alam ko naman lahat ng effort na ginagawa mo, nakikita ko naman yun eh. Talagang sobrang busy ko lang. Ano mo, nakikita mo naman, hindi na ako makatulog sa gabi sa dami ng ginagawa ko. Kaya nga, kahit pagkain mo, minsan, minamadali mo pa eh. Alam mo, may mga bagay talaga minsan na kailangan paglaanan mo rin ng oras, lalo ang pamilya. Hindi yung puro katrabaho. Diba? Kaya nga, sorry na, babawi ako sa'yo. Nag-leave ako for 5 days and nag-book na rin ako ng out of town. Wow! Ayos yan ah! Sana naman makabawi ako sa'yo and syempre gusto ko na rin na magkaroon tayo ng baby eh. Alam ko na yun din yung kulang sa pamilya natin eh. Kaya yun. Sige. Ah, wait lang. Ako na maghahanda ng dinner sa baba. Yung favorite mo. Lulutuin ko for you. And ayan, mag-relax ka na lang muna dito, okay? O sige ha. Ano, nakaka-excite naman. Babawi ako sa'yo, Han. Okay? O sige ha. Ano muna. Naisip yung asawa ko magkaroon ng gano'ng bagay para sa amin. At least, makapag-relax kami. Solo ko siya. May time kami sa isa-isa.